Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bumaba sila patungo sa isang hardin. Huminto si Clark sa tapat ng isang matandang puno ng bonganvilya. May dalawang bench doon na yari sa mga troso at mesang pahaba. May barnes iyon sa natural lamang na kulay ng kahoy. Napatingala si Alanis sa lumililim na pahingahang upuan. Hindi man niya gustuhin, she was mesmerized. Never in her life had she seen a bonganvilya tree na kasing taas ng punong tinitingala niya. Hindi niya inisip na lalaking tulad sa isang puno ang halamang iyon. Hindi halos makita ang mga dahon dahil nakapaikot sa puno ang mga pulang bulaklak na ang iba'y sumasayad na sa lupa. Nakalimutan niya sandali ang dahilan kung bakit siya naroon. "That bonganvilya tree is probably as old as you," Annie Clark sa amused na tono. "I couldn't remember when it was planted. I was still a boy." Mabilis ang pagbaling na mukha niya sa lalaki. She took a deep breath and composed herself. She wasn't here to admire anything. "Maupo ka, Alanis," she did as she was told. Ngayon niya napagtanto kung bakit hindi man lang nainda ng tauhan ni Clark ang ginawa niya. She still felt tired and weak. Hindi pa nanunumbalik ang lakas niya. Nararamdaman pa niyang epekto ng drug sa kanyang katawan. Si Clark ay naupo sa isang silyang kalapat na upuan niya. "Ang mga lalaking iyon," she pointed out the men that strategically placed along the beach at sa mga punong kahoy at puno ng niyog malayo sa baybayin. "Sa palagay mo ba'y mapipigil ako ng mga iyon sa pagtakas?" "Hindi ako nag-iisip na makakatakas ka," he said confidently. Inulit lamang ito ang sinabi ni Levi. "You should be, dahil iyon ang gagawin ko sa unang pagkakataong makasilip ako." Alanis, para kang magnanakaw na nagsasabi sa may-ari ng bahay na pagnanakawan niya ito, he said amusedly. He was speaking her name so softly that she wondered if he was aware of it. "Siguro, upang ikalma siya," but she wouldn't buy it. "Wala siguro ako sa wastong kaisipan dahil sa drug na itinurok mo sa akin, Ania." Matalim ang tingin ipinupukol kay Clark. "Again, why? It doesn't make any sense. You said it wasn't for money. Then why am I here?" Kumunot ang noon ni Clark ng bahagya. "Wala kang idea?" "Not a clue. At hindi kita pipiliting sagutin mo ako kung alam ko. Mahirap paniwala ang hindi mo alam." "Damn it," she hissed. "Wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Ang mahalaga sa akin sabihin mo ang dahilan." "You said it's not money. Then what is it? And don't tell me that from a distance you suddenly developed this undying passion for me at napagdesisyonan mo na sandaling iyon na kidnapin ako para sa sarili mo. Because I won't believe that for one moment." Napangiti si Clark doon. He was genuinely amused. Hindi siguro tumitingin sa salamin ang babaeng ito. Or she was just not vain unlike other women. Sa loob ng 24 na oras na minamatsyaga nila si Alanis, hinihintay na mapalayo sa karamihan, inaintriga siya. Before he snatched her, he'd seen the sexy picture she made as she strode through the beach with his tight-fitting jeans and tank top, without any makeup and uncaring if her hair was wildly tossed by the wind. And now, though she was wearing an oversized t-shirt, yet the garment didn't hide her shapely body and the curves of her breasts. Alanis was a very alluring woman. "Mahirap bang paniwalaan ang isang lalaki mapag-ukulan ka ng, per your word, undying passion?" "Yes," muling umangat ang mga kilay ni Clark. Oh yes, she was young, only 20. But could she be that naive? Didn't she know that she could make a man's loins swell with just a toss of her head? Or just by staring at him smiling? Or in blazing anger just like now? "Hindi ka ba tumitingin sa salamin, Alanis?" Again, she noticed that he spoke her name so softly.
na para bang pinaglalaruan muna sa dila nito ang bawat letra ng pangalan niya. "Huwag mong iligaw ang usapan," singhal niya, umiwas ng tingin. Hindi niya gusto magka-ideya ang lalaking ito na naaapektuhan siya dito. He was really a very attractive man for a kidnapper, and a charmer without really trying. "You didn't kidnap me for that reason," aniya, kasabay ng pag-iling. "Because you could have raped me while I was drugged." Huminga ng malalim si Clark. She'd gotten him off track. Isang bagay na iniisip nitong imposible sa ilalim ng ganoong sirkumstansya. Hindi dapat magkapuwang ang ganoong damdamin nito. Kay tagal nilang hinintay ang araw na ito para lamang mailigaw at maakit sa isang babae. "You're right, Alanis. But I didn't kidnap you alone. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, sa matagal na panahon, ay maingat naming plinano ni Levi ang lahat ng ito at ng ilang piling tauhan." "What?" Nagkalinya ang noon niya at bago pa siya makapagtanong muli, nagpatuloy si Clark. "Kalahating taon namin pinagplanuhan ang bagay na ito. We've got our chance when you left your fortress in Ipil-Ipil. So slim was that chance dahil hindi namin malalaman iyon kung hindi sinasadyang nakita ka ng isang tauhan ni Levi sa Cebu. Hindi ka pahihintulutang umalis ni Florendo nang walang maraming bodyguard. Before we could track you down in Cebu, you already left for Manila. So balit hindi ka na naalis sa paningin ng mga sumusubaybay sa iyo. It seemed na tumakas ka sa inyo dahil napag-alaman naming hinahanap ka rin ng mga tauhan ni Florendo." Nilinga siya nito, nakakunot ang mga noo. At bago may isatinig ni Clark ang katanungan sa isip, ay muli nagsalita ang dalaga. "Why, Montales? Why have you brought me here? I seem to be asking that question 100 times already. Anong dahilan ninyo upang gawin sa akin ito?" "I want Florendo Canlas." Nabigla si Alani sa sagot na iyon. Hindi agad nakapagsalita. Hindi niya iyon inaasahan, bagaman sa kasulok-sulukan ng isip niya ay naroon ang hinaling baka nga may kinalaman si Florendo sa pagkidnap na iyon sa kanya. Iyon ang nasa isip niya nang una siyang magkamalay. She half expected to find herself in her room in Ipil-Ipil, with Florendo looming at her, so worried and agitated. But she guessed she was wrong. Totoong may kinalaman si Florendo, pero hindi sa paraang iniisip niya. No, ni hindi niya matiyak kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. "Yes, I want him, and I'll get him. He will come for you, Alanis," he said, anger in his voice. Ang mga mata'y naging tila singtigas ng bakal. Biglang nanikip ang dibdib niya. May parang umuugong sa tenga niya. Napahilig siya sa sandalan ng wooden bench. "Sa pamamagitan ko, iniisip mong kapag nalaman niya nasa iyo ako, ay pupunta siya dito?" "Yes," simpleng sagot. Subalit sa pandinig ni Alanis, ay naroon ang katiyakan. She bit her lip to keep from screaming. "Then you're wrong. You're all wrong," she said in a voice filled with fear and panic. Clark had to be wrong para isipin kukunin siya ni Florendo roon. She prayed he was wrong. Umiling si Clark. "I don't think so, Alanis." Sa loob na nakalipas na 4 na taong mahigit, ay pinag-alara namin magpinsan ang mga kahinaan ni Florendo. Florendo was a widow and had no children and married your mother, who was a widow, 3 years after his wife died. But we never thought you were that important to him, because record shows you were already 12 when he married your mother, though he adopted you and changed your name to his. Subalit nito lamang nakalipas na taon, namin tinanggap ang impormasyong pinadala kina Florendo sa Switzerland, bago ka pa man nagtapos ng high school. So we started to gather informations about you. Na bagaman inasa Switzerland ka, ay may mga mata na kasubaybay sa bawal kilos mo. Iniingatan ka. He paused, tinitigan siya. At nalaman namin ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng stepfather mo, Alanis, he said with satisfaction, a grim smile on his face. He won't come, mabuhay niyang sabi. Ang ipahanap siya sa mga tauhan nito ay ibang bagay. Subalit ang matukoy siya nito mismo sa Rancho Montales was another thing. Her instinct told her both men were enemies, and Florendo wouldn't come to the enemy's territory.
and she was hoping against hope he really wouldn't come and get her. Ang ibig mo bang sabihin dyan ay sana hindi siya dumating upang kuhanin ka? He mocked. Unti-unti ang paggapang ng lamig sa mga palad niya. Sinisikap niyang huwag matakot. Sinisikap niyang kalmahin ang sarili. Ang histeria na gustong umahang sa dibdib niya. She took a deep breath several times. Tama ka. I hope he won't. Dahil kung dumating siya at makukuha niya akong muli mula sa iyo, walang nangyari sa mga plano mo. Sa mga plano ninyo, kung sino man ang mga kasama mo sa pagkidnap sa akin. Wala, tumangutango si Clark. Naiintindihan ko kung bakit naniniwala ka makukuha kang muli ni Florendo at magtatagumpay siya, Alanis. Your stepfather is a powerful man. Kabisado mo ang kapasidad niya, pero hindi ang kapasidad ko. Pero itong tinitiya ko sa iyo, hindi ako mabibigo sa bagay na ito. She shook her head in frustration. Pilitin mong unawain ito. Alam mo hindi lang sa Mindanao, naroroon ang mga MNLF. Kahit sa buong Luzon, hindi birong salapi ang binibigay ng mga papa sa mga ito. At hindi lang iyon, may mga connections siya sa militar. So, alam mo palang bagay na iyan ha? Isang patuyang ngiti ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Alam din namin iyon, Alanis. Walang galaw si Florendo na hindi namin alam. Hindi siya dumarating sa Paynila nang walang proteksyon. At sa sandaling lumabas siya ng bansa, ay may mga bodyguard siya. Labas iyon ang teritoryo namin. At hindi namin magawang kumilos ng paganoon lang at masasayang lamang. We waited for the right time. You gave it to us. At sa nakalipas na mga linggo, ay hindi tumigil si Florendo sa paghahanap sa iyo. Ginagamit niya ang connection niya sa Maynila. Even his military connections. Kung nahuli kami ng ilang minuto, ay maari nakuha ka na naman lang muli. Ang mama, may sakit siya. Aniya, sa kawalan ng masabi. Hindi ordinaryong tao si Clark Montales kung nagawa nitong subaybayan ang mga kilos ni Florendo sa nakalipas na mga taon. Alam din namin iyon. And I'm sorry, wika nito. Subalit ni hindi mahimigan ni Alanis ang sinseridad sa tinig nito. Pagkuway, kumunot ang noon ni Clark. Isa iyon sa mga ipinagtataka ko. Your mother is very ill. Pero umalis ka ng ipil-ipil. Tumakas ka sa poder ng iyong mga magulang sa maikling salita. Ilang saglit ang lumipas bago siya nakahigaylap na isasagot. Hindi ako tumakas. Umalis lamang ako nang hindi nagpapaalam kay Florendo. We had a little misunderstanding. Yes, that's it. She lied. Patuyong umiti si Clark. Why? May hiningi ka ba sa stepfather mo na hindi niya agad ibinigay, Alanis? That is why you left? To torture him? With his money? Anong maari hindi kayang ibigay sa iyo ni Florendo? Her hands clasped tightly on her lap. Tumaas ang mga mata sa lalaki and ignore what he said. Ano ang naging kasalanan sa iyo ni Florendo, Montales? Bago pa iyon masagot ni Clark, ay isang tinig mula sa likuran ang narinig niya. Nasabi sa akin ni Brian na narito ka at may bisita, Clark. Lumingon si Alanis. Nakayuko sa kanya ang bagong dating. Tila inuuri siya. In her late 20s, the woman was beautiful. Naka-bob cut ang kulay kalawang na buhok. She was fully made up. She was voluptuous. In her tight-fitting bootleg jeans and midriff t-shirt, ang dibdib, tila gustong kumawawala mula sa maliit na bulsa. Hello, wika ng babae. Inilahad ang kamay. I'm Grace, Clark's sister-in-law. Sister-in-law? Her captor was married? This is Alanis Canlas. Grace, she is my guest here. Ibinaba ni Grace ang kamay na hindi tanggapin ni Alanis iyon at tinitigan siya ng matalim. Walang pakialam si Alanis kung sino-sino man ang mga taga-rancho. Hindi siya interesado makilala ang mga ito. Hindi siya guest doon tulad ng sinasabi ni Clark. Lalo at sa pakiramdam niya ay hindi naman sinserong pakikipagkilala ng babae sa kanya. Alanis Canlas, bulalas ni Grace at muling hinagod ng tingin si Alanis. Florendo Canlas stepdaughter? Yes, si Alanis ang sumagot, hostility in her voice. Do you know my father? Kasabot ka ba nila sa pagkidnap sa akin?
Know your father? Ulit ni Grace sa patuloyang tono, kasabay ng pagtaas ng mga kilay. Pagkuhan ay bilang humalakhak. You've got to be kidding. Si Florendo Canlas ang bukang bibig sa pamilyang ito sa nakalipas na 4 na taon. Kumunot ang noo ni Alanis. Grace was still laughing when she turned to Clark. Ikinawit ang mga braso sa leeg ng lalaki. So, you finally made it, darling. There was a triumphant sound in her voice. She kissed him fully on the lips. Walang pakialam kung naroroon si Alanis at nakatingin sa kanila sa nanlilisik na mga mata. Walang emosyong inalis ni Clark ang mga braso ni Grace sa leeg nito. Saka na tayo mag-usap, Grace. Marami akong gawain, lalo na ngayon. Busy with what, darling? She turned to Alanis, na ang mga mata ay naglalabas ng apoy sa pagkatitig sa kanilang dalawa. Acquainting yourself with the enemy's stepdaughter? A sarcastic tone in her voice. Hindi ba dapat na nakakulong siya sa silid niya? Anong ginagawa niya dito sa labas? Grace, please. Annie Clark. Naroon ang pag-uutos sa tinig sa halip na nakikiusap. Clark shrugged. A seductive and knowing smile appeared her lips, kasabay ng pagyuko kay Alanis. Assessing her, naglaho ang ngiti. Humalili ang pagkasuklam sa mga mata nito. Whatever your plans, Clark, ninyo ni Levy, alalahanin mong kasama ako roon. Wika nito bago tumalikod. Hindi malaman ni Alanis ang maramdaman at sasabihin. Gusto na niyang maghisterya sa maraming katanungan sa isip. She opened her mouth to speak. Subalit bago nakalabas ang salita, ay isang munting tinig ang narinig niyang muli sa likuran. Daddy! My God, mga kafelisidad! Hanggang ngayon, litong-lito pa rin si Alanis. Meron pang Grace sa eksena. At sino ang batang tumawag ng daddy? Kaya naman, abangan!